Hi guys! For today's video, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga proseso o hakbang upang mas mabilis at mapadali yung pag-uwi natin dito sa Pinas. Para ito sa mga kapwa ko na nasa Taiwan at sa ibang bansa. So pagkakuha po natin ng flight details natin, ay may pipilapan po tayo online sa oasis.owa.gov.ph kung saan ilalagay po natin doon yung mga personal information natin, yung contact details, tsaka yung flight details po natin. Pagkatapos po natin mapilapan lahat ng mga requirements doon, ay mag-i-email po sa atin yung Oasis na successfully po tayo nakapag-register sa kanila. Pangalawa, kailangan po natin mag-download ng apps ng Trace. Yung Trace po, katumbas po yun ng Taiwan Social Distancing na app. Application po yun. Kailangan din po natin pilapan po yun ng ating personal information, contact details, tsaka flight details, tsaka yung mga requirements na halimbawa, nagkasakit ka ba o may kasama ka bang may sakit o saan ka na pumunta na pinanggalingang bansa. Pagkatapos po nun, pag successful na po tayong nakapag-fill up ng information doon, ay may QR code pong lalabas. So, ang gagawin po natin doon ay kailangan po nating i-screenshot at i-save. Pagkatapos po noon, sa araw po ng ating flight, bago po tayo umalis, ay kailangan din po nating mag-fill up online ng One Health Pass. So, yung One Health Pass po ay pina-required po ng Bureau of Quarantine noong September 1, 2021. So, pipilapan din po natin yon ng personal information natin, contact details at flight details. Pagkatapos po nun, may QR code pong lalabas yon. I-screenshot po ulit natin, tsaka isi-save. Kasi, yung QR code na yon, yun yung i-represent natin sa airport. Hindi po tayo pag-check-in nung walang QR code na yon mula sa One Health Pass. Pagkadating po natin sa Pinas, hanapin po ulit yung QR code na yon kasama ng ticket at ng passport mo. Ganun din po sa immigration dito sa Pinas. At saka sa lobby po ng airport, doon naman ay may pipilapan kang formalet mula OWA. At pagkatapos mong filapan yung form na to, yun ay kailangan mong i-present yung QR code mo mula sa Trace app. So pagkatapos po nun, ihatid ka ng OWA sa hotel quarantine na patutuloyan mo. So titira ka doon ng 10 days. So after 7 days ng ating quarantine, mag-undergo po tayo ng PCR swab test. Then 3 days po tayo maghihintay ng result. At pagkatapos po nun ay ita-turn over po tayo ng OWA sa ating mga LGU ng kanya-kanya nating mga bayan o municipality. Huwag po kayong mag-alala kasi ihatid naman daw po tayo ng OWA sa ating mga kanya-kanyang mga municipality. Then pagdating po natin doon ay bahala na po ang LGU ng ating munisipyo kung mag-home quarantine pa po tayo o magka-quarantine tayo sa kanilang mga facility. So, huwag po kayong matakot, mamba, at mag-isip ng masama. Basta sumunod lang po tayo sa ating kanya-kanyang mga bayan kung ano po yung mga protocol nila. Yun lang po at maraming salamat. Bye! Peace.